Siya si Tatay Arcadio. Nakatira sa maliit na Kariton na to. Itong gawain niya sa araw-araw. Magtinda, ng gulay, at kung ano-ano pa. Dito pinakita niyo yung iba't ibang x-ray tsaka reseta ng doktor dahil nga medyo maraming karamdaman si Tatay Arcadio. Mga reseta niya at mga maintenance niya para mapigilan yung sakit niya. Ito ang kanyang tirahan at iba-iba pa niyang paninda. May mga mantika, sibuyas, at iba-iba pang gulay. Dito ay tinanong namin kung saan talaga siya, kung kailan napadpad sa Maragondon, may kamag-anak ba siya, kalagayan niya, kung bakit pinili niyang manatili sa Maragondon. Kung di ba niya naisip na bumalik sa pamilya niya? Yung mga pinagkakakitaan niya? Saan ba siya natutulog pag kasagsagan ng bagyo o masama ang panahon? Pangalawang pagkakataon ay binisita ulit namin si Tatay Arcadio sa kanyang Kariton na tahanan. Nagkataong tulog si Tatay Arcadio, pero dala namin ng mga konting tulong na pwedeng magpaibsa ng gutom ni Tatay Arcadio. Nagising si Tatay Arcadio, natuwa kagad siya sa pamungad na konting pagkain namin para sa kanya. Dito ay lalo naming nakilala si Tatay Arcadio. Meron siyang mga anak na sa Bulacan nakatira. Ang isa ay may pamilya at isa naman ay wala. Nalaman naming namimiss na niya yung kanyang mga anak. Na sobrang hirap din kasi ng buhay ni Tatay Arcadio. Nabubuhay siya araw-araw nang walang katulong, tuwang sa buhay kagaya ng mga anak niya or ng asawa niya. Kaya mahirap din ang buhay bilang isang Tatay Arcadio. May nagtagal, habang nag-uusap kami nila Tatay Arcadio, ay nalaman naming meron pala siyang lagnat. Galing pala siya sa center bago nitong gabing ito. Pinakita niya ang kanyang mga gamot para sa lagnat niya. Madami ito. Tinanong namin kung saan nakukuha ay sa lahat pala ng kinikita niya araw-araw, sa lahat ng ipon niya na sa gamot na uubos. Nalaman din namin na sa 13 pa pala siya nang galing
para makapagpa-check up pa ng ayos. Tinanong namin kung sino ang kasama niya pero sinabi niya wala. Dito ay tinanong namin si Tate Arcadio kung meron pa siyang makakumot na magagamit para makatulog. Mabuti naman at meron siyang kumot, unan, na pwedeng magpaayos sa kanya habang siya'y natutulog.
Dito ay kinikwento na ni Tatay Arcadio kung gano'n na ba kahirap yung pinagdadaanan niya. Lalo na't wala siyang anak na kasama. Mahirap. Pero nakakabilib yung lakas si Tatay Arcadio. Sobrang tiyaga. Sa pagtitinda niya pa lang, kaya niya makaipon ng pera para sa panggamot niya. Nagagawa niya yun ng mag-isa. Kinuwento din niya nung na-confine siya at dinalaw siya ng anak niya dahil nakita ito sa social media na tinatawag na Facebook. Lalo kaming nadala sa emosyon ni Tatay Arcadio nung naalala niya yung anak niya dahil sa amin. Sana anak niya yung kasama niya, natulong sa kanya. Lalo kaming nahabag sa buhay ni Tatay Arcadio. Naramdam namin ang hirap ng buhay na pinagdadaanan niya. Mahirap tumira sa isang karton na maliit, na maliit lang ang kinikita habang hindi kasama ang mga pamilya. Yun pa nga lang, hindi kasama ang pamilya, mahirap na. Samahan pa ng dami ng sakit at wala siyang katulong para sa sakit niya. Hamdaman namin si Tatay. Dito ay iniwan na namin si Tatay Arcadio. Mahirap mang iwan siya habang ganun yung kalagayan niya, pero
Kailangan na talaga kasi gumagabi na. Mahirap po. Ay, ramdam na ramdam namin si Tatay Arcadio. Nagsimula siyang maiyak dahil sa mga problema niya. Nagsimula siyang umiyak dahil naaalala niya yung mga anak niya sa amin. Ito ang aming short documentary film na pinagatan naming Kariton. Ito ay ang buhay ni Tatay Arcadio. Sama-sama po nating tulungan si Tatay Arcadio sa pang-araw-araw niyong pamumuhay. Tulungan po natin sa pamamagitan ng pag-share ng videong to bilang tulong kay Tatay Arcadio. Bawat tulong ay katumbas ng pagligtas ng buhay. Sama-sama po nating tulungan si Tatay Arcadio. Maraming salamat sa panonood, paki-share, like at kalat ng video na to. Maraming salamat.